kaya dito. Sagot namin tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang Number 1 06.7 Energy FM. Sabay ang bisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus, damasigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karindiriya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero. Energy. Ay, naku mare, pag ganito talagang araw na ng Biyernes. Ah. Naku, dapat kailangan may mga dagdag tayong enerhiya sa ating pangangataw at kalusugan para mas ma-enjoy natin ang pagkikipag-bonding sa ating pamilya. Ano bang pwede mong i-recommenda sa akin, ay, mare? Ay, eto, kailangan mo nito, ang MX3 Capsules. Ano ba meron dyan, Mars? Well, bukod sa ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free, naglataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Ah, mare, ito yung MX3 product na dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta. Uh-huh. At masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Correct! Kaya nga naman, magtataka pa ba tayo kung bakit sila, alam mo, umaani ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. Then ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman, Mari, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-888-8693. Cheers, miss! Dabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same-same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pagdawag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Oh, goodbye! So nice to see you back, my partner. I miss you so much! O.A. Nakakaloka ito. I miss you, Mare. Thank you, Mars. And we are so white again. O, di ba? Yung mga ganong aspeto. Talaga kahit hindi tayo nag-uusap pagdating dito. Paka! Correct. Parehas ang kulay ng mga bakla. Correct. Sa mga nakatutok na sa amin, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Ito na ang Baklita sa Woo-woo-woo! Gusto mo yung ganong pataas? Sisigaw. Basta Biyernes, eto na ang... O, gano'n. Si Aling Sigaw ka naman dyan. Oo, diba? Ano, nakakaloka. Dahil nga na-excite ang lahat, Mare, dito sa ating Ichichika, dahil lahat ng ating kapwa Filipino ay nakatutok pa rin ngayon sa 2024 Paris Olympics. Kaya eto na, hindi na natin patatagalin pa ang... Chika sa Arena! Huwag matakot at kabahan dahil meron pa tayong, o, diba? Meron pa tayong pag-asa. Sino? Para sa 2024 Paris Olympics na yan sa Arena Plaza. Ang galing. Marunong ka na kumanta, Mare. Oh, ang lamig ng boses mo, Mars, no? Astig sa sports. Oo, oh, ganun. Pero eto na nga mga kaganapan. Talagang nga naman, hindi ba? Sa 2024 Paris Olympics. Dahil naganap na nga last Wednesday, diba? Nung nakaraang Miyerkules, ang much-awaited individual all-around gymnast competition para sa men's division. Kung saan nga naman, hindi pinalad na masungkit ni Carlos Yulo ang medalyang pinakamimiti para sa kategoryang yun. Nakamit ng bansang Japan ang gold, silver and bronze naman para sa bansang China para sa nasabing kategorya. Mm-hmm. Bagamat nalulungkot ang ilan sa mga taga-suporta ni Yulo dahil sa 12th place lamang
ang nakuha nito ay hindi naman kinakitaan ng kahit anong pagkadismaya si Yulo. Sa ngayon ay nakahanda na ang kanyang team, hindi para lumipad, o diba? Para muling iwagayway. Bakit ka natatawa? Hindi lilipad ang kanyang team kung hindi naghahanda na sila, Mare, para sa dalawa pang kategorya na naiiwan na lalahukan para masungkit ang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics ni Carlos Yulo. Kasama dyan sa darating na August 3, bukas po yan ang floor exercise finals. At sa August 4 naman ang vault finals, kung saan nga naman we wish them well. Sana makuha pa din ang gintong medalya, hindi ba? Kung hindi man, well, alam mo yun, well, no pressure, kahit bronze, silver, ang importante, lumaban tayo hanggang finals. Correct. Oh, diba? Well, in the meantime. Okay, Mare, eto naman ang may dadagdag natin, ano? Ang sabi ng mga netizen, Mare, birthday na, panalo pa. Ay, ayan. Sino yan? Kasi, Mare, nagtagumpay itong si Ira Villegas. Ayan. Dikit na dikit ang laban ni Ira Villegas kontra sa Algerian at second seed na si Raumaisa. Raumaisa. Ayan. Tama ba? Raumaisa. Oo. Ayan. Raumaisa. Oo. Baulam. Raumaisa. Uy, hindi ako nakikipag, ano, boxing yan, di ba? Parang kasi yung romance na yun. Raumaisa. Bawa. Sabihin mo na lang yung bansa. Baulam. Oo. Ng Algeria. Oo. Oo. Sa round of 16 ng women's 50 kilogram. Oo, in fairness. Nakuha ng Pinay boxer ang lahat ng judge. Ng Pinay boxer ang lahat ng judge. Sa score na 10-9 sa opening round. Ngunit sa second round ay naging agresibo ang kanyang kalaban. Ay. Habang naging tactical ni Ira, ang pagpapakawala ng suntok. At siya ay nakakuha ng score na 2-3 na ang naging hatol. Ayan na yung naging hatol, Mare. Oo. Kaya naman, Mare, nagtagumpay ang 29 years old na boksingera. Alam mo, nakakaloka, no? In fairness, meron tayong mga ano, meron tayong mga nananalo mga boksingera. Boksingera, di ba? Ayun. Sunod na haharapin ni Ira, Mare, ang French na si Wasila Lakadiri. Oo. Sa quarterfinals, sa August 4. Ay, tuloy-tuloy pa rin ibig sabihin talaga, di ba? May chance tayo sa medalya. Yes! Ayan, diba? Sa Paris 2024 Olympics yan, Mare. Oo, di ba? Kaya to Ira. Birthday mo, nakikipagsapakan ka. Ira Villegas, tama ba? Yes. Congratulations sa'yo. Mabuhay Ira Villegas. Ka. Ito masasabi namin, mabuhay ka, Pinay. Yes. O, di ba? Kakaibang mabuhay ka, Pinay, ito, Mare. Oo, di ba? Birthday, pero nakipagjombagan. Pero kahit pa paano. Ang may likha, 7,000 bakla ang ginawa. At ayan po muna mga kaganapan sa Paris Olympics. Yes. At sumayin nyo na naman ang Chika sa Arena. Atin sa atin yan ang Arena Plus Astig sa Sports. Nako. Kung ito may mga nagdiriwang, Mare, ito sa Chika natin for today's video. Mukhang may pagtanggi, may pag-ayaw. O, diba? Na nakakaloka. Dahil may dami-dami na pinag-uusapan ngayon all over the internet. Diba, na itong si Catherine Bernardo nga, diba, no, busy siya ngayon sa shoot niya for Hello Love Again, nakasama si Alden Richards. Pero kahit pa milya-milya ang layo niya doon sa far away nitong si Catherine Bernardo, ay may mga umuugong na balita na siya ay nalilink sa mayor ng Lucena. Sino? Na si Mark Alcala, hindi ba? Witness ko yun. Ako din, promise. Naka-follow kaya ako sa kanya. Lalo pag yung tipong ano na siya, yung hindi siya seryoso type, di ba? Ang cute-cute niyang mayor na nakakaloka. Tsaka the best thing about him is mahal na mahal niya yung nanay niya. Correct, di ba? Family-oriented ang peg. Pero eto ka. Parang noon time show. Oo. Pero eto ka. Kung may nalilink na politically, may nalilink kay Catherine Bernardo, aba, hindi rin nagpahuli ang kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Nalilink din kay mayor? Ay, hindi. Sa anak ng mayor. Diba? Saan lalawigan yan? Lalayo pa ba tayo? Nandirito tayo sa kanyang syudad. Sa San Juan? Sa San Juan, na nakakaloka. Anak ni Mayor Zamora? Oo. Eto nga ang chinka. Kasi nga, diba, kamakasin
kailan lamang ay talagang maugong ang pag-uusap between dito sa mga ito, 'di ba? Na may nalilink na nga daw na bagong girlfriend-girlfriendan itong si ano, si Daniel Padilla. Tara, girlfriend-girlfriend, parang diba, lalaro ng ganda-ganda. Correct, 'di ba? Babae-babae. Aura-aurahan, ganoon. Jowa-jowaan. Tao-taohan. Oo, dahil recently naman nagkakasama ang dalawa itong si Amanda Zamora, ang unika iha nitong si Francis Zamora, Mayor Francis Zamora ng San Juan, na kung saan nakikita sila na magkasama. Ganda ni ate mo, Yes. Pak na pak. Chinita. Oh, diba? Pakak. Tapos nakatingin. Ang ganda na pagkakaano yung ayos. Diba? Yung mga ganong aspeto. So, nalilink ngayon, di umano, itong si Daniel Padilla dito sa anak na dalaga ni Mayor Francis Zamora ng San Juan City, si Amanda Zamora, na ngayon ay talent ng Star Magic. Ah. Diba? Star Magic talent na ito, Daya. Ngayon, eto na. Mm. Nagsalita na mismo si Amanda Zamora na huwag daw pong bigyan ng pakahulugan ng kanilang pagsasama dahil hindi may iwasan yun na dahil sila ay magkatrabaho and under one roof sila, under Star Magic. So, dininay si Daniel. Actually, yung mga ganun. Wala daw namumuo ayon kay Amanda na kung anumang relasyon na itinatag sa kanila gaya na sinasabi ng mga otauchi all over social media at wala din daw siya pang plano na makipagrelasyon. Sa. Diba? Ganyan sa showbiz, Mare. Malalaman mo na lang naging sila pag hiwalay na. Well, alam mo, ito siguro sa aspeto na to, Mare, magkakaroon siguro ng kakaibang kwento dahil syempre, alam mo naman, galing siya sa political family. Diba? Syempre, kapag, alam mo yun, magkakaroon man niya ng karelasyon, syempre, dapat nasa political din. Yes. Diba? Wain sa showbiz dahil wain nila mga, hindi naman sa hindi nila Betty May. Kaya lang syempre yung mga ganyan na minsan hindi rin naman maiiwasan. Gusto diba? Nila mare maski pa paano ano, level. Correct. No. Diba yung kumaga parang okay, tipong ganyan. Although wala namang masama sila makita dahil ayon naman din sa mga nakausap natin. Ano pangalan niya? Dito sa San Juan, Amanda Zamora. Ang ganda ng pangalan. Diba? Mare yung mga ganyan, yung mga Amanda. Amanda, wag matigas ang ulo mo dahil kapag sinuway mo ako, ipapadala kita sa Amerika. Tama. Yung mga ganun, ganyan. Diba? Yung mga auntie-auntie may mga uy, hindi ganyan yung mga ano, lolo't lola niyang Zamora, mababait yung mga to. Talaga ba? Oo, kasi nga naman, kumbaga parang syempre, di ba, na kumbaga parang unika iha eh. Mm-hmm. Di ba? Eh, puro lalaki din yung anak kasi ni Mayor Zamora at nag-iisa talaga siyang princess. Kaya syempre, ang protection dyan ng pamilya, di ba? Syempre, talagang nakatuon. Mm-hmm. Although, pinayagan naman din ng kanyang pamilya na pumasok sa mundo ng pag-showbiz, di ba? Itong si Amanda. Tsaka maganda yung bata, ah. Oo, di ba? Parang sabi tuloy ng ilan, ay talagang ano, parang hawig daw siya kay ano, kay Blight, no? May hawig na. Pakita nyo nga ulit, parang hindi naman. May pagkakahawig. Diba? Pakita nyo nga yung picture ni ano, ni Amanda. Huwag nyo na ipakita, hindi ka mukha ni Blight yung mga to. Parang mas mukhang bite ito, mga bite. Hindi Blight. Pero yun na nga, hindi daw dahil sa lilinawin natin na hindi dahil sa hindi niya type si DJ, ayaw niya lang ma-involve at walang ganong issue. Kinlaro ka agad nung bata yun na hindi siya, ay, excuse me, God bless you. O, diba? Kumbaga parang nilinaw ka agad ni Amanda Zamora na tipong walang namamagitan sa kanila ng mga naglalabasan. Pinasinungalingan din ni Amanda Zamora na siya ang girlfriend na tinutukoy ngayon na nagsasurface all over the internet. Diba sabi dati, taga-South? O, diba? Ngayon, papunta na dito. Ngayon, nandito na sa syudad. Oo, nga. Nakakaloka sa San Juan. Wala, papunta na sa amin. Oo, sa Pandacan, in fairness. Hindi ko i-deny si DJ kapag na-chismis sa akin. Diba, lalo pat malapit na matapos yung tulay doon, madadaanan na ulit. Oo. Mas madali ang access. Oo nga. Diba? Access granted. Alam mo, Mare, na pag-uusapan na lang din naman natin yan, kamakailan lamang ay may nag-message sa akin. Sino? Si Daniel? Hindi. Sino? Ito, ano, ito, dito ko lang, ano, sige, go. Sino? May nag-message sa akin na kaibigan daw di umano nung bagong, ano, Nino. Nung bagong jowa, nung, ano, nung ex ni Ma'am si Carla. Kasi ba naman kapag-iwalay na si Ma'am si Carla? Oo. Bagong sa, jowa?
Oo, bago jowa nung yung ex ni Ma'am si Carla. Parang DJ, gano'n. Oo. Tinatanong ako kung ano, may write-up daw ba ako, nagsusulat ba, may column daw ba ako. So, iniisip ko na, bakit may ipapasulat kayo? May sulok sila. Sabi ko, meron akong radio program. Oo. Tapos hindi na nag-reply. Ay, talaga ba? Oo. Kaya hindi na ako magtataka kung may mga isusulat sila tungkol sa ano. Oo. Kasi yung kapo nung Girl Lalu, parang naghahanap ng mga columnist. Sorry na lang po. Hindi ako columnist. Correct, diba? Announcer ka on board. Mm-hmm. Pero gusto nila yung mga binabasa. Oo, true that. Pero eto, Mari, kasi diba, parang bakit nga daw naidikit yung pangalan ni Amanda? Kasi recently lang din, itong July lang din, kinasal dito sa San Juan City via civil yung kapatid ni DJ. Si ano, si JC. Oo, diba? Kinasal. At si Mayor Francis Zamora kasi ang nagkasal. Oh. Kaya tuloy parang naididikit, naguugnay-ugnay. Kaya gano'n. Huwag kayong ano. Baka yung kapatid ano lang pa lang naman. Baka naging close lang naman. Oo. Tsaka diba, under one roof kayo, under one, kumaga, company, Star Magic, diba? So hindi may iwasan magkasal. Ano lahat na lang na madidikit kay DJ? Yan ang mahirap, Mare. Kahit saan ka magpunta, may mga chismosa talaga. Madikit ka lang kung diba? Saan sabihin lang ka relasyon mo. Kaya nung isang araw, nagpapakain lang ako ng pusa. Ayun, na-chismis na ako na akong ano? Tatay ng pusa. Akala ko gumagawa ng show pa. O gano'n. Tigilan niyo yung mga kakachismis mo. Koneka, diba? Yung conclusion na oo, yan. Oo. Tsaka wag naman ano. Tsaka tama na rin na nilinaw kaagad to ni Amanda. Diba? Na hindi pero hindi nga kaya balak ni DJ na ligawan tong si Amanda. Well, dadaan siguro siya sa matinding butas ng karayong, lalo pa sa angka ng Zamora. Diba? Well, malalaman naman natin. Wala namang masama dahil free naman na single na ngayon si DJ. DJ, hindi mo kailangan diba? Dumaan sa butas ng karayong. Oo naman. Dahil mabait naman na bata ito. At saka ano, kung family at family oriented lang din pag-uusapan, si DJ naman talaga, alam mo yan, very loving sa kanyang family. Oo. Diba? Lalo sa kanyang mom, diba? Na nakakaloka. Diba? But anyways, ayan, kalinaw na, wag na po natin ikalat pa kung anuman magbigay ng spekulasyon na nagsabi na si Amanda Zamora na hindi siya ang girlfriend ni Daniel Padilla. Ako. Oo. Ako din. Pwede. Dincha ko nga, di ba? Parang kabash-bash naman yung Mari. Parang ano lang, parang nagyaya ka lang. Parang biglang nag-downgrade, sobrang baba naman. Lugi. Uy, bakit ba? Alis, wala namang mawawala. Box, din. Kahit pagsamahin tayo, hindi natin mapantayin yung Catherine. Dahil wala namang talo doon, if ever. hindi tayo ang talo, siya. Lugi. Egol pre, lalo lang mawawasak yung kanyang buhay sa atin. Kaya nga. But anyways, mga bangga, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbalik, mainit-init na naman na pag-uusapan natin. Kaya nga. At hindi tayo magkakamali ng apelido para hindi tayo masundo ng PSG. O, diba? Ayaw namin mag-live sa Malacanang. Well, kung sino man yan ay sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy!